you're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time on it. Yun, gaya ng sinabi ko kanina, bruh, magpa-practice tayo ng street cable. Pero dito, ang gagawin natin ay 4 to 6 cables lang, pero meron siyang twist. Okay. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang i-click yung subscribe button at hit yung notification bell para updated ka sa mga latest na video ko. So bago natin i-practice, ipapakita muna natin ulit yung straight cable technique na pag-aaralan natin. So yun, nakita nyo naman kung paano ko ginawa yung 6 cables na combo. Tatlong straight cable siya pero paliko ang direksyon natin. So tatawagin ko siyang turning cable. Ang gagawin nyo lang is ganito. Okay. Ang unang straight cable ay ito target po sa ganitong position. So dito, tuturo mo sa taas. And bago lumapag yung cable niya, kailangan nakaturo na rin kayo sa direksyon dito. Take note, kailangan alam nyo yung eksaktong position ng direction kung saan papunta si Pani. So kung dito ka nakaturo sa taas, tapos yung pangalawang cable mo dito, dapat nasa gitna. Ganyan. Hindi siya straight, dapat naakyat. Dapat pa ganun. Okay, so ipapakita natin in slow motion. So sa slow motion clip na yon, inalit ko muna yung first cable sa taas at bago po ito tumama, nakarating na yung second cable ko. Saka ko siya bibitawan. Ngayon, pag nakuha nyo na yung ganyang technique, ganito ulit, practice nyo lang practicing. Kailangan masigurado mo na laging straight cable ang magiging style niya. Okay, para sa 4th at 5th cable, ang gagawin mo lang ay ganito. Papakita muna natin ha. So nakita nyo naman, ganun din. Ang ginawa ko ay nag-straight cable technique ako sa 3rd at 4th cable. Ngayon, kung hindi mo pa alam kung paano gawin yung straight cable at bago ka lang sa channel, i-click mo lang yung nasa taas yan. Click mo yung nasa taas para makita mo yung mga tutorial natin paano magawa yung straight cable. So balikan natin, andito tayo. So kanina nag first and second cable ako galing dito. Ngayon pagdating dito, gagamitin na natin ang third. Dito ang third cable at ang fourth cable ay dito. So dito tsaka dito equals dito sa gitna. Parang ganito. Ganon. Ngayon, alam mo na yung 3rd at 4th cable. Dito naman tayo sa 5th and 6th cable. So, ulitin natin sa simula para makita nyo ulit. Yun, so sa nakita ninyo, yung 5th at 6th cable ay para lang yung normal na 3 cable tutorial na ginawa natin noong una. So, kailangan mo lang timingin kung kailan mo gagamitin yung 5th at 6th cable. At mga dapat tandaan ninyo para magawa nyo yung straight cable is una, ibibuelo nyo yung long cable. Sunod, dapat yung short cable nya ay mabilis na swipe kung saan ang hero mo ay malapit sa isang pader. Since nagawa mo na yung 6th cable ko po na kaninang ginawa natin, pabalik naman natin siya pag-practicein. Same idea, hindi ko napapahabain pa to, pero ganito. Yon, so panoorin nyo na lang yung replay kung paano gawin, tapos gayahin nyo na lang kung kailan ko ginamit yung mga cable. So yon, tingnan nyo to. Yon, so paano po nga ba magagawa yung turning cable sa iyong mga laro? So, hindi mo naman kailangan talagang gawin yung 6 cable combo na tinuro natin kanina. Ang purpose lang nun is para mapractice mo yung pag-change ng direction gamit ang straight cable. So ngayong marunong ka na, kahit tatlong cable lang, pwede mo siyang gamitin sa game mo. Since nagtitipid tayo ng energy kapag naka-rank game or naka-in-game tayo. So parang ganito, ipapakita ko sa inyo. So ilan lang yun sa mga pwede nyong gawing straight cable tricks or techniques sa inyong in-game. So kailangan nyo lang 3, 4, or 6 cables para magawa yung technique na yun. Mas mabilis kayo makakaliko, mas mabilis kayo makakarating sa distance or location na gusto nyong puntaan. Yung kaninang tinuro ko na 6 cable, pwede mong i-extend yun. So dito ka magsisimula.
So bago natin ituloy, gusto ko lang kayong imbitahan na manood ng Mobile Legends M2 Tournament live streams at suportahan natin ng ating teams na Brand Esports at Omega.